So what's up guys, welcome back to another vlog. So ayun, papasokin na muna agad natin yung intro. Intro, pasok. So ayun guys no, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng ating video kasi so medyo busy ako ngayon. Medyo na busy. So update ko muna kayo ngayon dito sa aking backyard for the month of March. So ayun. Papakita ko na sa inyo ang aking mga isda. So ayun guys no, nandito ang ating 75 gallon na ang laman na arowana. Ayun. Ayan, dalawa lang sila dyan eh, si Rolly at ang kanyang kaibigan na si ano, si Silver Dollar. So ayun, kung mapapansin nyo ang kanyang fin, buntot eh ano, may kagat-kagat. So sa kadahilanan kasi stress siya, so kaya binawasan ko muna kasama niya. So ayun, lipat muna tayo dito sa aking ano, sa aking 10 gallon na may kasama, may mga lamang platinum cobra. Ayun na. Dami yan. Tapos konti lang yung lalaki. So napilihan ko na rin siya ng kan. So ayan, siguro yung lalaki na ito mga 6 lang. So ayan, lipat naman tayo sa 5 gallon ay 50 gallon. Nandito pa rin yung aking community tank. Ayan. Tapos may mga goldfish dito na ordinary sa tita ko yan. So ayun, dito naman sa akin 5 gallon, alam nyo kung bakit yan nakatakip kasi may nagbibreed na ako ngayon ng beta. So ito yung beta na napanalunan ko. Ayan, hindi kita diba. So ayun yung beta, yung copper. So pinagpapare ko sila. So ayun, meron na siyang itlog dyan sa taas. Ayan dun yung babae sa sulok. So ayun, iyano ko muna yan, ayusin ko muna saglit. So tapos dito naman sa aking 50 gallon, meron tayo dito ang dalawang snake head tsaka dalawang hammerhead. So ayun, ito nga palang 50 gallon tank na to, in-out ko na rin pala. So para papalitaw rito ng mga beta rock. Ayan. So yung pwesto niya papalitaw ng beta rock. Kaya in-out ko na to, package na to, 50 gallon kasama na aquarium. Wow naman! Wow! Wow! Kasama na yung laman, so PM nyo lang ako kung may mga gustong kunin to. So location ko lang yan, Teresa lang naman. Tapos dito pala ang aking hapon na female dyan. Meron tayong hapon na female dyan. Tapos dito naman sa baba, sa aking mga galon, andito yung pair ng electric blue moss ko. Tapos dito naman ay isang tryo ng tuxedo koi. Tapos dito naman sa aking ano, batya, langgana. So mayroon dito ang dalawang tryo ng AFR. Ayan. Dalawang tryo yan. Tapos dito naman sa aking customized stock, andito yung mga ayan, Dambu Air Red Tail. So ayun, medyo malalaki na sila. So ready to breed na yung iba dyan. So pinapabayaan ko lang sila dyan na pakain lang. Tapos maintain pa rin ng tubig para hindi sila mamatay. So ayun. Tapos ito yung mga bago ko. Ayan. Ito yung Devil Half Moon ko. Ayan ang Devil Half Moon ko. So nakikita nyo. Tapos dito naman sa kabila ay ang Rose Tail. Dito naman sa kabila ang aking Rose Tail. Ayan.
na nakikita nyo. Ayan o. Ito yung mga kinuha ko na galing Thailand. So, naigugurong ko muna sila para maganda naman ang kanilang maganda ang kanilang mga gumanda ang kanilang skin para pagka halimbawa may show, may isasalang sila. Ayan nga ang Devil Half Moon, tapos nandito yung Rose Thailand. Tapos dito naman sa baba, ayan, meron dito ang Double Tail. Ayan, Double Tail. Galing ding Thailand yan, nakainin port ko rin para maging materialis ko. Tapos dito, meron dito ang Platinum HFPK. Saan ba yun? Matago siya eh. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos meron dito ang Ghost Half Moon. Ayan, galing ding Thailand. Na-import ko rin. Ayan nyo lang magpakita yun, nasa dulo. Tapos itong half moon na itong grizzle na to, so ito ano lang to, kumbagay local breed lang. So ayun, ito yung ano, ghost. Ayan. So konting groom pa ako dyan para tumayo ang kanyang fin. Ito rin, nagsilabasa na sila. Ayan na yung ano, platinum white na may itim-itim. As dito, walang laman dito. As dito naman, nandito yung isang female na bigay sa akin ni Boss Jong Shenhua. So ayun, shoutout sa'yo. Tapos ito rin, galing din to kay Boss Jong Shenhua na team na ano, sa admin ng Team Animal. Ayan. So yun line naman na ito. Yung kapatid naman niya, ito is champion sa show, sa di ko alam kung ano eh, kung saan, basta ano eh, sa champion sa flaring. Ayan. Tapos pares yung binigay niya sa akin eh, so kinukondisyon ko pa yung pares niya. Shoutout sa iyo Boss Jong, at saka kay sa anak mo, nakalimutan tayo pangalan na. So ayun, basta pagbalik ko dyan, Boss Jong, alam mo na. Tapos ayun o, andito naman yung aking mga HMPK na babae. Ayan. So medyo ready to breed na sila. Tapos nandito yung HMPK na koy na fry pa, nabigay siya sa akin. Tapos dito, ayan. Tapos ayun, update ko nga rin pala sa aking goldfish. So ayun o, so ayun, update ko rin pala sa aking mga goldfish. So ayan, ito na yung hybrid ko na ano, kung naalala nyo yung black oranda at saka red white, ay ano pala, red white oranda at saka black moor. So ayan, medyo malalaki na sila, siguro mga 26 days na to siguro sila, 26 days old. Ayan, so ngayon pellets muna pinapakain ko kasi walang ano eh, tawag dito, wala nang tubig. So pellets muna sila ngayon. Ayun o, malalaman nyo kung sino pinamatakaw. Ayun o, ang laki, diba? Tapos ito pa, bilis lang nila lumaki. Bilis lang sila lumaki. So lipat naman tayo dito sa aking mga beta. So ayun, ang nandito naman is wala. Ito yung babae ng copper. Ayan, yung nightlog. Ito yung babae ng double tail, ayan. Tapos andito yung pares nung binigay sa akin ni Boss Jong Shenhua na half moon na pula. Ayan, nandun. Nandun. Tapos andito yung black dragon ko na female, ayan. Dito muna sa nilagay. Dito HMPK, ayan. Yung babae rin. So, mas maraming babae, mas marami rin babae. Ayan. Tapos dito naman sa aking ano, drum. Nandito naman yung ano, mga swordtail na breeder at mga fry. Ayan. Tapos nandito naman sa 5 gallon na to, nandito ang aking HB Blue. Ayan. Na sila, medyo madami-dami na sila. Tapos lipat naman tayo dito sa aking 2 layer trapan. Ayan. Dito
meron naman dito ano, nandito yung mga first batch sa second batch ng ano, ng Blue Diamond. Ayan. So ng anak na, madami na rin. Napilihan ko na rin ng Cal yung first batch. So ang masama lang yun, namatay yung kanilang nanay kasi ano, hindi ginaya yung panganak kasi sobrang lakanan dyan niya. Tapos lipat tayo dito sa baba sa aking mga metal black lace. Ayan. So dito sa metal black lace, ayun, nanganak pa rin sila, dumadami na. So ayun. Tapos ito naman mga ista ko ng talisay. Yun yung mga ista ko ng talisay. Dito naman sa taas, andito naman ang aking German yellow. Ayan. Ito naman sa German yellow na to, ayun, nanganak pa rin sila. Medyo madami na rin sila yun. So lipat naman tayo sa aking mga pan. Dito naman ang AB, ang Dambuer Mosaic. Ayan, dito naman. So ayan. Tapos dito, meron tayong culture na ano rin, yung dab niya. So bigay lang sa akin to eh. So ayan. Kaya kinulture ko yung dab niya dito. So, medyo madami yun. Kaya para sa dito. Dito naman ang mga Mickey Mouse Platico. Ayan. Sobrang dumi ng tubig pero dami pa rin nila. Tulit-tulit na rin ang panganak nila. Tapos dito naman. Dito naman yung mga ivory mosaic. Dito yung mga ivory mosaic. Tapos dito naman is mga yellow tiger mosaic. So medyo madami-dami na rin yung yellow tiger mosaic. Ayan. Nakikita niyo ang lakong langos. So ayan guys, ipapasilip ko na muna sa inyo yung mga dito pa nasa loob na nakatago sa bahay. So ayan guys, dito naman sa loob ng bahay, andito yung mga pangsalang ko sa show. Ayan. So unahin natin dito, ito kinukondisyon ko pa eh. Ito yung galing Thailand na half moon. Ayan. Ay nung half moon. Hindi pa ayos eh, pero kukondisyon ko pa yan. Gugurong ko pa. Mas andito rin yung isang half moon. Ayan. Na import from Thailand. Ayan. Tapos, andito naman sa kabila yung HMPK. Nung napanalunan ko sa bidding, ay nabinili ko kay Sir Clarence na taga Binangonan. So, ayun, shoutout sa'yo Sir Clarence Mayo. Tapos ito yung napalunan ko sa bidding. Ayan. Itong Red Dragon. Ayan. So ayan, first time ko sumali ng ano, ng show. Kaya medyo kinakabahan ako. Kasi hindi ko alam kung papala rin sila. Ayan. So tingin ko naman eh, may panlaban, may laban naman sila. Kasi talagang inalaga ako sa'yo na mabuti para nga sa show eh magpakitang gila sila ng maganda. Ayan. Ayan. Hindi may higa sila eh. Wala. Dito yung isa. Ito yung HMPK, ayan. Kaya Red Dragon. So, ayan. Kung bakit kayo nagtataka pati. Kung bakit may tape. Ayan. Shiner lang sa akin ito eh. Master Jong Shenhua. So, kaya may tape dito. Sa taas, tsaka sa baba. Kasi, ano yan. Kailangan na pag nag-groom para pag nagse-flare sila. Hindi sumasayad yung top fin nila, yung pin nila sa taas. Hindi sumasayad, kailangan sa tubig sa taas para may stretch ng maigi yung kanilang fin pag ginaganyang na nagpe-flare. Ayan. Kagaya niyan, angat na angat yung ano. Diba? Hindi nakasayad sa taas. Ito. Para pagka nakasalang na sila sa show, sanay silang laging nasa gitna. Lagi silang nasa gitna.
para hindi rin sumasayad yung dorsal nila sa baba, yung pins sa baba, ayan, para ano, balance. So ayan. So ayun guys, konting tip lang naman yun para sa pag-groom nga ng beta. So sa susunod na ano na episode natin baka topic naman tayo about sa beta, kasi medyo dito talaga ako nagsimula sa beta eh. Una ko talaga beta, tapos nag-masterfish ako, nag-aquascaping ako, tapos ayun, hanggang sa kung ano-anong ornamental fish na yung naalagaan ko. So marami pa naman ako hindi alam sa ornamental fish, kasi sa sobrang dami ng species na ornamental fish is mahirap pa rin kabisaduhin lahat. Kahit na ilang taon man tayo sa ating hobby, ano pa rin tayo, newbie pa rin tayo. Kumbaga, araw-araw tayong may natututunan sa ating pag-aalaga ng mga isda. Diba? So, ayun, tapusin na natin yung video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and click notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload. So, ayun, hanggang sa muli. Dito lang sa RKK Aquaponics, Happy Fish Keeping. Fish! Bye-bye!